Alamin natin ang sitwasyon sa mga sandaling ito sa North Luzon Expressway. Nakatutok doon live si Mark Zambrano. Mark! Mike, sa susunod na linggo, Semana Santa na at inaasahan ng Manila North Tollways Corporation na libu-libong sasakyan na naman ang babiyahe palabas ng Metro Manila simula sa Miyerkules Santo. Kaya dapat daw planuhin ng maigi ang inyong mga biyahe at siguruhin nasa tamang kondisyon kayo at ang inyong sasakyan. Huling weekend bago ang Semana Santa at tulad ng nakagawi ang taon-taon, kaliwat kanan ang biyahe palabas ng Maynila. Inaasahan ng MNTC ang magkakaroon ng 15% increase sa dami ng sasakyan simula sa hapon ng April 12 hanggang umaga ng April 13. Ganon din ang maaaring maging sitwasyon sa April 15 hanggang 17 kung saan pabalik na ng Manila ang ilang motorista. Maglalagay din sila ng karagdagang collection points sa Balintawak, Mindanao, Bukawe, Tarlac at Tipo Toll Plazas. Pero ano nga ba ang mga kailangan tandaan para iwas aberya sa biyahe? Ang kaligtasan sa biyahe ngayong darating na Semana Santa ay nakasalalay sa kondisyon ng inyong minamaneyong sasakyan. Pero kasing halaga din ito, ang pisikal na kahandaan na nagmamaneho. Tandaan lang ang blow baguettes ng ibig sabihin ay battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tools at self. Napakahalaga rin na nasa tamang kondisyon at tire pressure ang inyong gulong. Pag sobrang taas ang tire pressure, posibleng sumabog ang gulong, lalo na kung long drive. Depende yung sa goma. Meron nung siyang goma na yung mga 8-ply na tinatawag yung para sa mga SUV. Sa 35 yun, pataas. Mga maximum po nun, mga 50, 55. Yun po yung mga SUV, yung mga 8-ply na tinatawag ng goma. Yung mga sasakyan na kotse, mga 30 lang po yun. Iwasan daw ang tire recapping o pagtapat ng goma sa upod na gulong para magmukhang bago. Delikado rin daw ito sa mahabang biyahe. Kasi natutuklap din yun. Dapat alam mo kung palitin na ang baterya na sasakyan. Karaniwan itong pumapalya sa loob ng 2 taon. Ang headlights, brake lights at signal lights dapat gumagana. Nasa tamang level din ang engine oil. Dapat may sapat na coolant o tubig ang radiator ng sasakyan. Hindi dapat puno ang reservoir ng coolant. Mahalaga rin inspeksyonin ang brake pads ng preno ng sasakyan. Palitin na ang pads kung maingay na ito pag pumipreno. Ito po yung lumalapat sa rotor disc. Okay. Ito po. Ito, ibig sabihin nito, manipis na po siya. Malapit na po siya doon sa bakal. Okay. Na kailangan na po siya talagang palitan. Pero minsan kasi ito, nag-i-stack up. Napapasukan ng tubig, kinakalawang. Tiyakin din na sapat ang tulog ng driver. Walang sakit at hindi nakainom bago bumiyahe para iwas aksidente. Mike, sa mga oras na ito ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko no, sa magkabilang gilid nitong North Luzon Expressway. Maliban na lang doon sa pagsisikip sa ilang toll plaza, partikular itong May Kawayan, Mindanao at Balintawak, yan yung pangkaraniwan na pagsisikip dahil sa rush hour. No. Pero tulad ng sinabi natin kanina, asahan na magbabago ang sitwasyon na ito simula Miyerkules Santo kung saan magsisimulan dumagsa palabas ang mga behero. Mike? Maraming salamat, Mark Zambrano.